yung issue tungkol dun sa disqualification, sana huwag nilang gawin. Kasi yung nararamdaman ko kahapon at nakita ko, magkakagulo. Yun ang mabigat. Ito ha, natagal ko na, Mike, alam mo naman, dato kayo, tagalan natin sa kalye, nung araw pa. National threat ito. National security threat pag dinisqualified si Marcos. Ayaw nga kami payagan eh, doon nga sa Memorial Circle. Ngayon, alam naman nila yung ruta. Hindi naman kami nagsinungaling yan. Ilang araw pa lang, alam na nila. Oo, kung talagang gusto nilang tumulong, gusto nilang mag-deploy, ginawa na nila. Eh, hindi naman ganun ang gusto. Patlo, alam mo, sa laki ng crowd na yon, kaya nga yung head marshal namin at lahat ng mga kasama namin, kinakausap ko. Kasi siyempre, yung ibang pakiramdam nila, hindi nila nagagawa yung trabaho nila. Ang hirap na sabi ko, pag ganun kalaki na ang nakikita natin, talo pa dito yung grabe, yung mga nakita kong mga rally, siguro isa na to sa, ito na, pinakamalaki na motorcade na nakita ko, talagang hindi mo kakayanin eh. Okay. Hindi mo alam kung paano i-control. Ginawa naman natin ang lahat at pinipilit natin gawin ang lahat, kaya nga humingi ka agad ng pomanin, maging si presidential candidate Bongbong Marcos at ako mismo, no, humingi din ako ng pomanin tungkol dito. Pero yun, no, alam naman po nila, announce po yan sa Quezon City Government. Kaya huwag sila magturo. Hindi naman ano to eh. Kumbaga, sinabi na nga nila, meron pa nga silang ibang post na salamat BBM at Inday sa pagdalaw sa Quezon City at para bang pagsuporta kay Mayor Joy. Hindi ko na maintindihan. Sa isang banda, nagkagalit sila. Sa isang banda naman, pinupuri nila. Yun nga. Pero, well, kahapon ang description ko nga, sabi ko, kahit sa ang lugar sa buong mundo, pag kami mga motorcade na ganitong kalalaki, kahit sa Amerika, sa Europe, magkakatraffic talaga. Hindi ka makukontrol ng law enforcement. Kahapon, yung sagad eh, yung muna doon sa gilid ng MRT7, hanggang doon sa bangketa sa kabilang side, punong-puno. Saan ka lalagay doon? Ano kaya yung mga katabi kong traffic enforcement doon sa footbridge? Nagkukwentuhan na lang kami, wala na silang magawa eh. Ano ka? Paano mo kukontrol yung ganong karami taong bayan yon? Nagpapakita lang ito, Congressman Mike, na itong lumalabas dito, tulad ng sabi ko nung araw pa, ito kasing Quezon City, baluarte ito ng mga Marcos supporters. Nung panahon pa ni Marcos, nandito ang talagang maraming Marcos supporters sa Quezon City, dito sa Metro Manila. Eh kahapon lumabas lahat yan. O yan, yes. Papakita yung nagpapatunay, di ba Mike? Yes, alam mo kinasabi ko nga kahapon kay Senator Bongbong Marcos. Sabi ko, sir, andyan po yung contingent ng 3rd District. Nakita niya si Alan Reyes, Congressman Alan Reyes. Nandyan po yung contingent ng 2nd District kay Precious. Nandyan po yung contingent ng 1st District, yung kay Onyx, no? Tapos doon sa pag-ikot namin, nakita niya yung contingent ng kay Marvin Lillo. Sir, yan lang ang contingent ng mga congressmen. Lahat ng nakikita mo, taong bayan yan. Yung nakita niyan lahat, ang daming gumagawa ng sariling poster, BBM Sara. Sarili ng tao, sinulat na lang doon sa kanilang mga, ano tawag dito, mga kartulina. Sinusulat na lang nila. Eh. Hindi, kartulina na to. Hindi tarpaulin na ba? Okay. Oo, talagang sulat kamay. BBM Sara. Yan naman. So, sabi ko sa kanila, na talagang yan, mga ano talaga, mga sariling gawa ng mga tao. O sa barangay yung Holy Spirit. O nandyan yung mga, nakita ko yung grupo ni Capchito Balmusina. Magkakaiba kang partido yan, pero talaga nakita mo yung mga grupo nila. BBM Sara. Alam lang talaga, tama ka dyan na kasamang Mike eh. Talagang hindi mo na maintindihan yung mga tao. Iba siguro yung nakita nila na para bang, alam mo na, pakiramdam siguro nila na daya, pakiramdam nila, napakabait na tao, talagang mahinahon. Tapos pangatlo, hindi mo na naman pinayagan sa Quezon City Circle. Eh siguro nagsama-sama itong mga rason na ito, lumabas ang mga tao, at nagpakita na kailang pagkakaisa. Kaya nga ako, yung salita ko kahapon na kagad-agad, sinabi kong hindi bayaran yan. Hindi para sa akin yun eh, dahil ako naman, alam ko hindi bayaran yun. Hindi para sa kay BBM yun o kay Inday Sara. Doon sa mga sumama talaga na nagsakripisyo na para sabihin bayaran sila o para bang ilahat-lahat na yung palang sabotayin ng grupo nila Mayor Jerry Belmonte ang gumagawa na nagpapalabas na bayaran yung mga tao. Oh. Kung isa pahabol na lang bago si Jed,
masusundan pa ba ito? Anong plano? Kasi eksakto ngayon, nag-uusap tayo ngayon, December 9 ngayon, eksaktong 5 months. Kung 5 months na lang eleksyon na. So eksaktong 5 months, masusundan pa ba ito? O rally, or ganitong kalalaking event ulit? Dahil pagdating lalo ng local campaign, pagkampanya mo ng official campaign sa March, di ba? So anong plano mo? Masusundan pa itong pag-imbita mo dito sa dalawang presidential or vice presidential candidate? Alam mo, kasamang Mike, medyo ako'y ilang araw na kami nahihilo dahil ang katotohanan, babalik si Inday Sara at si BBM sa Quezon City. Alam mo, ang problema lang, kasi gusto nila magbigay ng mga, alam mo, Pasko, may mga ilang sektor na gusto nilang bigyan ng atensyon, bigyan ng pagmamahal, madama ang diwa ng Pasko. Pero alam mo, kami nag-iisip, pinag-iisipan namin kung paano awatin ang mga darating. Hindi namin problema yung pagbibigyan ng tulong. Hindi namin problema yung tao, yung crowd, yung tao. Problema. Ang problema namin, paano, yun ang aming, ang katunayan na kasamang Mike, ha, meron kaming marshals kapon, 500, ilan ng police, ilan ng mga riders na tumutulong para magkaroon ng yung pang marshal sa motorcade. Yung parang ano talaga eh, hindi mo makikita, talaga napaka ano, ibang klase. Kaya ngayon naman, nag-iisip kami, paano at anong gagawin namin para wag dumugin. At huwag ka magka-problema. Doon, sabi ko nga eh, maganda ang problema, masarap na problema, pero bagamat ganoon, problema pa rin. At ayaw naman natin kasi na syempre masecure yung ating mga kandidato, si BBM at si Inday Sara, at higit sila, at yung mga atin, na huwag ka magkaroon ng masyadong dikitan at magkaroon ng stampede kung sakali man. Totoo yan, no? Kasi kaya ko na itatanong yan, kung dahil yung mga nakausap ko kahapon, parang ayaw nilang umuwi eh. Parang ayaw nilang umalis talaga eh. Parang gusto nilang pagkaya ng tanong ko masusundan. So hindi problema ang pag-iimbita ng guest. Ang problema nyo kung paano kontrolin yung crowd, yung dami ng taong darating. Kasi grabe talaga, hindi ko nga maintindihan kung saan ang gagaling yung mga taong yan. Pero lahat sila taga Quezon City, yung mga nakausap ko hapon, yung iba galing pa sa ibang lugar. So sana maayos ito. Anyway, kung si Jade partner, may mga dagdag na tanong? Good morning po. Reaction lang po ninyo, nigil naman po dito sa statement naman ng ilang partido, tulad na lang po dito ng Partido Reforma. Ang sabi, yung naganap daw kahapon na caravan o motorcade po ng BBM at Sara at kayo po, instead naggawa po ng social disruption, then unity. Ano ho ba ang inyong reaction hinggil po dito? Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi na social distraction. Siguro dahil lang sinasabi lang yung nagka-traffic nga. Ako naman talagang, sinabi namin from day one, no? Talagang anticipated namin. Alam mo, Jade, nung una pa lamang, sinabi ko na, yung pag-alis pa lang ng float, kung saan nakasakay si BBM at Inday Sara, sinabi ko na sa kanila, abutin niya ng 2-3 oras. Tama naman, ganun nga nangyari, nasira pa. So dun sa mga ibang partido, siguro kung ano man po ang naging problema, ako na humingi ng paumanin sa on behalf of BBM and Inday Sara. Pero nakita niyo naman po na gano'y yung init ng pagtanggap ng mga taga Quezon City at mga kartig na lugar na dumalo tungkol dito. Parang hindi rin naman siguro tama at self-serving na sa kanila manggaling yung ganitong pagpuna. Dahil sila mismo may sariling kandidato, may sarili po silang mga kinakampanya. Sa on behalf of BBM and Inday Sara, again, I apologize to the public kung ano man po yung naging problema sa traffic. Pero hindi hong matatawaran yung dami ng tao at tinit na pagtanggap ng kambayan kay BBM at kay Inday Sara. Dito po sa nangyari kahapon, para po sa inyo, wala po bang nakikita kayong violation sa COMELEC? Baka kasi gagamitin ito lang mga kalaban po ninyo at na nila BBM at Sara dyan sa COMELEC, mag-file sila ng reklamo hinggil nga po dito sa naganap po ninyo na caravan or motorcade. Ano po ba yung reaction dyan? Actually, Jade, lahat naman na-anticipate ko. I'm sure na yung COMELEC papasok ulit. Alam mo naman si BBM eh. Tingin ko hanggang May 9 may mga intervention yan para mag-disqualify si BBM. Kasi kung tutusin mo,
Tapos na yung alalan eh, the only way they can beat the candidate Bongbong Marcos is to disqualify him and to get him out of the ballot at mawala siya sa election. Other than that, Jade, wala akong nakikita ng problema. Yan lang yung kailang gagawin. Tuloy-tuloy yan ang intervention against Bongbong Marcos. Alright, congratulations po sa success ng motorcade po ninyo. Kahapon talagang ramdam at naipakita po sa buong mundo yung talagang suporta ng mga taong bayan doon sa BBM Sara Motorcade. At maging sa inyo po, Congressman Mike, baka may dagdag na pagtanong. Oh, pero Congressman, yung issue tungkol doon sa disqualification, sana huwag nilang gawin. Kasi yung naramdaman ko kahapon, nakita ko, makakagulo. Yun ang mabigat. Yes, yan ang threat sa atin. Magiging na, ito ha, tatagal ko na, Mike, alam mo naman, dato kayo, tagalan natin sa kalye, nung araw pa. National threat ito. National security threat pag dinisqualified si Marcos. Kasi sabi na po doon sa ibang kandidato, baka kala nyo kung ba't ako nagsasalita ng ganito. Naramdaman ko kahapon na yung init ng mga tao eh. Nagmumura na yung isa doon dahil sa galit sa nakarang administration. Isipin mo, kinakausap ko, minumura niya kabilang gobyerno sa galit. Eh pag dinisqualified mo yung kandidato nila, inuulit ko, magiging national threat, national security threat ito. Ayaw ako kung maniniwala si Kong. Oh. Alam mo, kapon na Mike Jada, yes, kung siguro nasa Quezon Avenue na, sinabi ko, sir, sabi ko, okay pa ba kayo? Sabi niya, I'm still okay. Sabi ko, sir, medyo nakita ko, gutom na siya eh. Sabi ko, sir, okay yung parang malakas ko kayo. Kayang-kayo ng katawan ninyo. Kasi hindi pa rin siya kumakain. Alam mo, sagot niya sa akin, sabi niya, alam mo Mike, pagka ganito naman yung tao, ganito yung init, ganito yung pagtanggap, talagang lalakas ka eh. Sabi niya, hindi ka, wala. Sabi niya, lalakas ka. So nakita ko talaga sa mukha niya at nakita ko dun sa tao, talaga nagtatalunan, sumasayaw, sinisigaw yung pangalan niya. Eh, talagang sila niinday. Talagang nakita mo yung saya at talaga naman totoo yung lumalakas ka. Kahit na anong pagod, anong init, pag ganyan ka, ka-warm at ka-init at yung pagmamahal na ipinakita ng taong bayan. Right. So, mabigat nga kaya yung mga threat na disqualification o dayaan, huwag naman sana, naku, napakadelikado yun. Huwag nilang gagawin. Di ba, patas na lang nalaban, kasama Mike and Jane. Yes. Patas na laban na lang, tingin ko naman patas, eh. Right. Di ba? Huwag yes, ganun, kasi hindi maganda sa demokrasya. Maraming salamat po, kasama Mike and Jane. Thank you. Good morning. Maraming salamat po.